Ito po ay karanasan ng aking lolo at ng aking ama noong taong 1979 sa Negros Occidental. Taong 2010, noong nadiskubre ko ang tatlong lumang papel na mayroong nakasulat at binasa ko ito at pinakita kay tatay. Doon niya napagtanto na ang sulat na nakalagay sa papel ay ang karanasan pala nila ni Lolo noon. Sa kasamaang palad, yung tatlong papel na nakita ko noong taong 2010 ay inanod ng baha noong taong 2013, Nobyembre, sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Ngunit ang mga nakasulat doon ay kabisado ko pa. Maliban sa kabisado ko ang mga ito, preskang preska pa ito sa isip ni tatay. Ako po si Romel ng Negros Occidental. 30 taong gulang. Itong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ni Lolo at tatay noong taong 1979. Naikwento ko na din ito sa mga anak ko ngayon at nakikinig sila palagi sa programang ito tuwing gabi bago sila matulog. At ito na po ang kwento nila. Isipin niyo po na si tatay ang nagkukwento. Isang hapon, ako at ng tatay ko ay kakauwi lang galing sa isang kargahan ng mga tubo sa bayan. Doon kasi kami nagtatrabaho para may pang-araw-araw kaming igagastos. Masasabi kong mahirap ang buhay namin noon, kaya tinutulungan ko ang aking tatay para makatulong ako. Mula sa bayan, kinakailangan pa naming maglakad ng halos 3 o 4 na kilometro para makauwi. Wala pa kasing gaanong sasakyan noon at mga tricycle. Maliban lang kung may pera ka noon at mayroon kang bisikleta. Noon kasi, kapag may tricycle ka o bisikleta, mayaman ang tingin sa iyo ng tao. Mula sa bayan, alas 4 ng hapon, nagsimula kaming maglakad ni tatay pa uwi. At sa tansya ko, makakauwi kami sa bahay ng alas 7 ng gabi. Kasi si tatay noon ay maraming kakilala at napapasabit kami. Kaya medyo matagal kaming nakakauwi. Sa paglalakad namin, napadaan kami ni tatay sa kaibigan niyang si Manong Tonio. Itong si Manong Tonio ay kababata ni tatay ngunit nakapangasawa sa bayan at doon na niraan kasamang kanyang mga anak. Araw-araw na papadaan kami doon. Ngunit nung sandaling ito, niyaya niya si tatay na mag-inuman. Sabi ni Manong Tonio kay tatay, "Tol, shot naman tayo. Halika, sige na." Hindi makatanggi si tatay sa alok sa kanya ng kaibigan niyang ito. Lalo na close na close sila na parang magkapatid noon pa man. Sagot ni tatay, "Teka, mukhang marami yan ha. Anong meron?" "Naku, nakalimutan mo tol. Hindi ako makakapayag na hindi mo maalala. Sige na, alalahanin mo." Sagot ni tatay, "Ay, maligayang kaarawan tol. Pasensya ka na, nakalimutan ko talaga. Pagod lang kami sa trabaho. Nako, pasensya ka na. Hindi ako nakapaghanda sa kaarawan mo. Sa susunod, babawi ako." Sagot ni tatay, kaya pumasok kami sa bakuran nila Manong Tonio. Umihaw sila ng manok habang si tatay at Manong Tonio ay nag-iinuman. Walang ibang taong inimbita si Manong Tonio maliban kay tatay. Si Manong Tonio kasi, sa totoo lang, wala siyang gaanong kaibigan. Siguro, nang dahil sa ugali niya. Mapili si Manong Tonio pagdating sa mga kakaibiganin niya. Kaya kakaunti lang yung mga kaibigan niya.
napasarap ang usapan ni na tatay at Manong Tonyo. Hanggang sa may itinurong manok si Manong Tonyo sabay sabing, "Nakita mo yan, Tol. Wala na talaga yan. Ipapalibing ko yan." Sagot ni tatay, "Bakit naman? Anong nangyari sa manok na yan? Nadaganan ba ng baka? Tsaka ba't parang may sugat sa tiyan?" Sagot ni Manong Tonyo, "Kagabi, Tol, nagmatsyag talaga kami ng mga kapatid ng asawa ko. Kasi may nagpaparamdam dito. Nahanda na rin yung mga armas namin. Ngunit nakarinig na lang kami na pumunta kang manok, tsaka tumahimik." Sagot naman ni tatay, "Teka, hindi ko maintindihan. Ano ba talagang nangyari? May mga magnanakaw ba?" Sagot ni Manong Tonyo, "Mas mahigit pa sa magnanakaw, Tol. Aswang ang umatake sa manok. Hindi niya siguro napigilan kaya manok na lang inatake niya. Buntis pala si Mrs. 4 na buwan na." Kahit nakikinig lang ako sa usapan nila tatay at Manong Tonyo, kinilabutan ako. Kasi parang nasa pinangyarihan ako kung magkwento si Manong Tonyo. Mayroon naman daw silang suspecha kung sino ang pinaghihinala ang aswang. Ngunit wala pa silang ebidensya na siya nga. Kaya ilang gabi na silang nagmamatsyag. Ayon pa kay Manong Tonyo, itong pinaghihinalaang ito ay may sa mambabarang. Pag tinawag na mambabarang, ito yung may samang kukulam. Maya-maya lang, tumaan sa harap ng bahay nila Manong Tonyo ang lalaking medyo lasing at sumigaw sa harap ng bakuran nila Manong Tonyo. "May tubig ba kayo dyan? Nauuwaw ako." Hindi pinansin ni Manong Tonyo ang lalaking iyon. Nagtangka pa si tatay na kumuha ng tubig para ibigay sa lalaking iyon. Ngunit sininyasan ni Manong Tonyo si tatay na huwag at pinaupo. Hindi nagtagal, umalis din ang lalaki sabay hampas sa kawayan sa bakuran nila Manong Tonyo. Yung lalaking iyon ay nasa edad siguro na 30 pataas. Medyo bata-bata pang lalaking iyon. At noong nakalayo na ang lalaki, tumalikod dito at tinitigan ng masakit si tatay. Sabi ni Manong Tonyo, "Naglalasing-lasingan lang ang lalaking iyon. Sige lang, ihahatid ko kayo mamaya. Huwag kayong mag-alala. May tricycle yung kapatid ng misis ko. Hihiramin ko. At Tol, yung lalaking iyon ay ang pinaghihinalaan aswang dito. Akala niya bobo kami dito. Kasi kung pinainom siya ng tubig, siguradong mag-iiwan iyon ng halit sa baso. Baka mapahamak pa kami dito." Sabi ni Manong Tonyo, lumipas ang ilang oras. Nasa alas 8 na ng gabing iyon, nagpahatid kami kay Manong Tonyo pa uwi at sinama ni Manong Tonyo ang kapatid ng asawa niya na lalaki at nagdala sila ng 2 mahahabang karit at 1 itak. Si tatay meron din dalang itak na ginagamit namin sa trabaho namin. Habang bumabiyahe kami, nakarinig ako ng mga tunog ng yapak na parang tumatakbo sa likuran lang ng tricycle. Eh si tatay, si Manong Tonyo at yung kapatid ng asawa niya ay nakainom. Kaya hindi siguro gaanong aktibo ang pandinig nila. Samahan pa ng maingay na motorsiklo. Lumingon ako at nakita ko ang malaking baboy na kung tumakbo
ay parang kabayo. Napakaitim nito na halos hindi mo makikita. Tinapik ko si tatay at sabi ko, "Tay, may sumusunod sa atin." Paglingon ko at ni tatay, wala na ang baboy. Sabi niya, "Wala naman anak. Tol, ihinto mo muna ang tricycle." Hininto ni Manong Tonyo ang tricycle at sinabi ko na nakakita ako ng itim na baboy na sumusunod sa amin. Hindi makapaniwala si Tito Tonyo sa sinabi ko at wala kaming magagawa kung meron man o wala. Kaya nagpatuloy kami sa biyahe. Sa hindi kalayuan, nasisinaga ng headlight ang lalaking nanghingi ng tubig kanina kina Manong Tonyo. Napapreno ng biglaan si Manong Tonyo at uminit biglang ulo nito. Kaya bumaba siya at kinuha ang karit sabay sabing, "Hindi mo talaga kami titigilan." Walang kung ano-ano ay lumabas sa tubuan ang dambuhalang itim na baboy. Tumakbo ang itim na baboy kay Manong Tonyo at desidido itong manggain. May mahabang pangil pa naman ang baboy na iyon. Umilag si Manong Tonyo habang si tatay at ang kapatid ng asawa ni Manong Tonyo ay kumuha ng armas. Noong nakita ng lalaki ang karit, parang nababalisa ito. At ayon kasi sa mga matatanda, nangingilo ang mga aswang kapag makakita ng karit at takot sila dito. Tinapon ni Manong Tonyo ang karit sa baboy na itim at talagang tumagos ito sa binti ng baboy. Kung maririnig nyo lang siguro ang sigaw ng baboy, parang maaawa ka pa sa kanya. Ngunit nagahalo yung tunog ng isang malalim na boses na parang may sa demonyo at yung tunog ng baboy. Kaya hindi naawa si Manong Tonyo at hihirit pa sana si tatay. Ngunit umangil ang lalaking iyon sabay takbo sa tubuan. At noong bumalik na si Manong Tonyo sa tricycle, sabi niya, "Kumpirmado nga, aswang siya. Totoo ang mga huring-huring sa kanilang pamilya. Pero hindi na natin ipagkakalat pa. Baka maging komplikado at tayo ang babalikan. Buntis pa naman si Mrs. Pero kung susubukan nila tayo, lalaban tayo." Sabi ni Manong Tonyo sa kapatid ng asawa niya. Tama din naman ang sabi ni Manong Tonyo. Kasi kung ipagkakalat pa nila ang nasaksihan namin, baka silang balikan. Kaya mas mabuting manahimik kapag hindi naman sila pinakialaman at kinagambala. Sa pagdating namin sa bahay, sabi ni tatay, "Tol, balitaan mo ako bukas ha. Dadaan ako doon sa bahay niyo." Sabi ni tatay at umalis agad si Manong Tonyo. Kinaumagahan, tumaan kami sa bahay nila Manong Tonyo at sabi niya, hindi naman daw sila pinaramdaman. Lumipas ang ilang araw at linggo, wala daw silang naramdaman na kakaiba o kahit na ano. Hanggang sa nanganak lang si Manang Lita, asawa ni Manong Tonyo, ni hindi sila ginambala. At lumipas ang ilang taon magpahanggang ngayon, wala na kaming balita sa pamilya ng pinaghihinalaan. Ayon kay Manong Tonyo, umalis daw sila at lumipat sa ibang bayan at hindi na nagpakita pa kina Manong Tonyo. Siguro, nang dahil na bisto sila, gusto na lang nilang manahimik. Tsaka kasalanan din naman ng tanyag kasi
nagpakita pa sila noong gabing iyon. Itong si Manong Tonyo kasi matapang, siga kumbaga, at nire-respeto sa lugaran nila. Wala namang gulo si Manong Tonyo kung mabuti ka lang sa kanya. Walang problema. Ito lang po ang kwento ni Natatay at Lolo. Sa katunayan, maikli lang nakasulat na natagpuan ko. Kaso ikinikwento ni Tatay ang tungkol sa kaarawan ni Manong Tonyo. Maraming salamat po, Romel, ng Negros Occidental.